Well, you have a lot of money. A lot of people are so needy. Sell your property, give them to the poor, then come and share my happiness. Be with me. Follow me. Do life my way. And he went away sad. He did not want to be kind. Matthew 19:21-22. Kung ating isip-isipin. Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, if you want to be perfect, ipagbili mo ang iyong kaari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan. In other words, the way to that eternal life, to that timeless bliss and happiness, to that so-called heaven, Jesus says, be kind. Love people. Use the power that you have to empower others. Lift people up. Ang pag-ibig sa kapwa ay kitang-kita dito ang ipinapakita ni Jesus na pag-ibig din sa sarili. Gusto mong mahalin ang sarili mo? Gusto mong magkaroon ng eternal life? Gusto mong makaranas ng heaven in your heart? A slice of heaven? Well, mahalin mong iyong kapwa. Kasi ang paraan, ang daan para ka makarating sa ganung estado ay mahalin mo muna ang iba. Na kung ibig mo talagang mahalin ang iyong sarili, mahalin mo muna ang iyong kapwa. Hindi ka pinagbabawalang mahalin ang iyong sarili, pero ang paraan sa pagmamahal sa sarili ay sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan, paggawa ng kabutihan sa nangangailangan nito. Kapwa muna. Kaya ang tawag kay Jesus at ang kanyang mga ginagawa at mga sumasama sa kanya, the way, ang daan. Kasi marami siyang daan na itinuro na hindi naman yun ang kinaugalian na daan ng kanilang traditional beliefs. Kaya para talaga maunawa si Jesus, you've got to look into the many meanings of his terms. Kahit sa mga inassign ng church in the last 2,000 years na meaning daw ng mga sinabi ni Jesus, dapat suriin ulit. Kasi maraming nalilingid, natatago na kahulugan pag ipinako mo lang yung sarili sa isang nakaugaliang pagpapakahulugan, katalog ng kahulugan ng perfection, ng eternal life, ng heaven. Lagi iniisip na iba yung heaven ay may mga ulap sa kabilang buhay. Well, most of the time, Jesus is referring to another slice of heaven, that which is in your heart. That is peace of mind, that is bliss, that is inner joy, peace that transcends understanding. Isa yan sa mga pakahulugan ni Jesus sa tinatawag na heaven, na hindi mo kailangan mamatay para makapunta ka doon. Sa buhay pa lang na ito, ay maaari mo nang makamit. And he shows us the way to that heaven. That's why Jesus is called the way, the truth, the life. So para sa kanya, perfection, which the man was referring to as eternal life, is in being kind to the needy. At sabi ni Jesus, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Langit na naman dito, the kingdom of God. Hindi lamang yung pupuntahan mo pag namatay ka na, kundi yung the kingdom of God in and within you. Yung hindi mo kailangan puntahan sa ibang lugar kasi dala-dala mo na sa iyong puso. Luke 17:21, Jesus says, people will not say, will look, God's kingdom is here. Or, there it is. No. God's kingdom is here with you. In other words, God's kingdom is inside you. Yan ang sabi ni Jesus. And the way to the kingdom in you, the way to you, is through others. The way to the kingdom of God is by being kind to others. Although that is not the only way. Pero si Jesus, marami siyang itinuturo na ways how to get to the longed for ideal heaven that people are always equating to the physical place where they go after you die. Pero sabi niya, no, be kind and you will experience heaven. You will experience timeless life, eternal life, na kahit maiksi, kahit sandali, kahit saglit, but it is timeless, it cannot be measured. So, it is like forever. At yung langit na yun is in your heart, in your mind. Therefore, yung langit na yun ay spirit, feelings. At paano ka nagiging mayaman? Sabi, you will be rich in heaven, you will have a lot of reward in heaven. Feeling rich at heart is wealth. Yung sa puso mo, nararamdaman mo ang yaman-yaman mo. At yung yaman na yun, hindi yun yung material things.
yung yaman na naidudulot ng paggawa ng mabuti. Na ang gumagawa ng mabuti, hindi ka man suklian materially, yung ligayang nadama mo habang ginawa mo at naalala mo yun ay yaman, yun ay heaven, yun ay eternal life in another format. Magkakaroon ng kayamanan sa langit, nang ibig sabihin ni Jesus ay sa puso mo. Hindi dinedenay na may langit doon sa kabila, pero sinasabi, maraming langit, maraming eternal life na pwedeng ma-enjoy, maraming paradise, and one way to that is by being good to others. True wealth is in the heart. True wealth is in feelings. In the good feelings caused by being kind to others. Kayo na mga gumagawa ng mabuti sa kapwa, alam nyo yung ligaya na yon. Yung nakagawa ka ng mabuti, ang saya-saya-saya mo, langit yon. Huwag na kayong mag-antay na mamatay para maramdaman yung langit. Kaya napakaraming mga langit na pwedeng maranasan. Pero ang sabi ni Jesus, the way is kindness. Sabi ni Jesus, sige, ibenta mo yung mga ari-arian, ibigay mo sa mahihirap, at yung mga hindi mo pa naramdaman before, kasi hindi mo pa ginawa yan before, mararamdaman mo, malalaman mo, ibig sabihin ng heavenly feeling. Pagkatapos niyan, bumalik ka at sumunod ka sa akin, makakasunod ka kasi alam mo na yung feeling eh. You will go where I am because you have taken the way that I take, and it is the way of love. It is the way of kindness. Hindi ka pwedeng sumunod sa akin kung physical lang ang pagsunod mo. Pupunta ka sa pupuntahan ko, gagawin mo ang ginagawa ko, pero hindi mo naman nararamdaman yung nararamdaman ko. Kailangan doon tayo magkaisa sa nararamdaman, at mararamdaman mo lang yung nararamdaman ko. You will have my heaven in your heart if you do it my way. And this is, be kind. Nandun ang sikreto. Matthew 25:21. The master has answered doon sa kinalugdan niya na manggagawa. You did right. You are a good servant who can be trusted. You did well with that small amount of money. So I will let you care for much greater things. Come and share my happiness with me. So yun yung sinasabi ni Jesus, come, follow me. Come with me to heaven. Be with me in my kingdom and let my kingdom reign in you. That happiness will be yours. And the way is through kindness. Follow me. Sabi ni Jesus, be with me in happiness, in my kingdom, in that so-called heaven. Follow means I will reign in your heart, and your heart will be my kingdom. Your heart will be heaven within you. Kaya sabi niya, the kingdom of God is within you. Nasa puso. Kailangan nararamdaman mo. Kasi ramdam pag nagahari sa iyo ang Diyos. At sa pagpapatuloy ni Jesus, at sa kwentong ito, narinig ng mayaman yung sinabi ni Jesus, nalungkot. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. So you see, malungkot is negative feelings. Ang sinasabi ni Jesus, come and share my happiness, that's positive feelings. And what makes the difference between negative and positive feelings is your willingness in your actual deed to be kind. So malungkot siya, negative feelings, kabaligtaran ng positive feelings or happiness, meaning ang malungkot means non-heaven and it could be hell. So you can have heaven, you can have heaven, you can have hell in this life as well. You don't have to wait to die. Kasi pag malungkot ka, hell yun. Pag masaya ka, heaven yun. At sinabi ni Jesus, maraming kasiyahan, maraming daan para sumaya, at isa ang tinuturo ko sa yung pinaka-efektibong paraan para magkaroon ka ng langit sa iyong puso. Gumawa ka ng mabuti, maging mabuti ka at mabait sa kapwa. Pero nalungkot siya kasi ayaw niya mag-share. Mas mahal niya ang kayamanan higit sa kapwa-tao, which means mas mahal niya ang kayamanan kaysa kanyang sarili, kasi ang sabi, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So kung hindi mo mahal ang iyong kapwa, ang totoo nun, hindi mo rin mahal ang iyong sarili. Sa pag-maintain mo ng kayamanan, akala mo minamahal mo ang sarili mo? No. Kasi yun ang naging hadlang para ka nga sumaya, edi hindi pala.
Mas mahal niya ang kanyang sarili higit sa langit, higit sa Diyos, higit kay Jesus. Therefore, hindi totoo ang ibig niyang sumunod kay Jesus. Yung maiksing kwento na yun, pag inanalyze mo, sabi niya, Master, gusto ko pong sumunod sa inyo. Talaga? O sige, my way is the way of kindness. You want to take it my way? Do it my way, then be kind. How can I be kind? Well, give your money to the needy, kasi they are very needy. Not that pag susunod ka kay Jesus, gusto niya maubos ang kayamanan mo rin, no. Alam kasi ni Jesus na ang hadlang sa taong ito, yung pag-ibig niya sa kayamanan niya. Kaya hindi niya maibig ang kapwa. At ang lingid sa kanya, hindi rin niya maibig ang kanyang sarili dahil ang first love niya, pera. Marami mga tao, mga kapatid, ang pag-first love, pera, pati sarili, hindi mamahalan tama. Lumilikha ng mga kaaway para lang sa pera. Eh, mahal mo ba yung sarili mo? Lumilikha ka ng kaaway? Nakikipagkasira sa mga kaibigan? Misa sinisira pa ang sariling kalusugan dahil sa pera. Inilalagay at sinusuong ang sarili sa panganib dahil sa pera. Di pera mahal mo, hindi ang sarili mo. Kaya sabi ni Jesus, linawin mo muna yan. Kung talagang gusto mo sumunod sa akin, magkalinawan. Kailangan, hindi pera ang number one mong love. Love for others means putting others first. 1 Corinthians 10:33, tularan ninyo ang ginagawa ko, sabi ni Pablo. Sinisikap ko mabigyang kasiyahan ng lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami. So selfishness and kindness means hell. It doesn't mean heaven. So yung mga tao makasarili, mga tao unkind, wala sila sa heaven ngayon. Kahit kiniklaim nila na pupunta sila sa heaven in the future because of some religious affiliation or something they did in their lives, pero ngayon, pagka ikay makasarili at hindi ka mabait, kahit linlangin mo yung sarili, hindi ka masaya. Ano ang mga blessings in, of, and for kindness? Ano ang blessing para sa mabait? Ano ang blessing ng kabaitan? Ano ang blessing na dinadala ng kabaitan? Kindness is easy and easier for the brain. Interestingly, there has been a lot of scientific studies on the brain and on the emotions and the lifestyles of people. At marami ng findings ang siyensya. And one of that is, mas madali maluwag ang isip ng taong mabait. Mas madaling dalhin ng isip ang kabaitan kesa yung kabaligtaran nito. Why? Because humans are social beings. And we succeed more easily by cooperating with others. Kahit nga, di ba, yung mga hunter dogs, pag naghahan sila, sama-sama para sila magtagumpay. Even lions, when they hunt, sama-sama sila para magtagumpay. Ang mga isda, ang dami-dami-dami nila nagsasama-sama para pag may kumain sa 10, may buhay pang 20 para magtagumpay yung species nila. Laging ang tagumpay sa cooperation. And cooperation, for it to happen, needs interconnection. At sa interconnection, makakasali ka lang sa interconnectivity ng mga kapwa mo kung ikay mabait. Mapupuwera ka pagka hindi ka mabait, pag ayaw nila sa'yo, pag galit sila sa'yo, mas maloob nila sa'yo, puwera ka. That's why kindness is hardwired into our brains. Studies of the brain, studies of the mind, have discovered that really, the mind is designed for kindness. That the mind is more at peace, it is more rested, it is happier when it is doing acts of kindness. And it has been found out that it takes more effort for our brains to be unkind than to be kind. Obserbahan nyo, mga kapatid, talaga naman nakakapagod yung maging selfish. Nakakatanda, nakaka-stress. Bakit? Selfishness makes the brain consider and analyze a lot more things. Selfishness makes the brain work harder or hard. Yung pag-selfish ka, iniisip mo, paano ko kaya maiisahan itong mga taong ito? Paano ko kaya iiwasan itong utang? Paano kaya ako tatakas sa mga mamamas ko? Paano kaya ako makakalamang? Paano kaya ako magbumukha-mukhang mahirap para walang lumapit sa akin at magpatulong? Paano ko kaya masosolo itong isang row ng silya na ito? Paano ko kaya makukuha ang gusto kong kuhanan? Selfishness makes you work so hard. Pagod ang utak ng makasarili.
Selfishness is stressful. Nakakatanda. Yung masyadong karamutan. Maraming isipin ang makasarili. Maraming isipin yung unkind. Bukas pa lang may pupuntahan, ngayon dinedesign na kung paano siya makakalundag sa pila. Paano maiisahan ang makamag-anak niya sa mga mana pag namatay yung matanda? Yung ang daming binabalak ng taong selfish. Pagod ang isip niya. Hindi tahimik. Matthew 5:43, narinig niyo yung sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Bakit yun ang turo ni Jesus? Doon tahimik. O may kaaway ka, ipinag-pray mo, edi nawala na yung galit mo, pinatawad mo na siya. Kasi sa galit na galit ka at isip ka ng isip ng paraan kung paano ka makapagiganti. Mas madaling maging mabait. Mas madaling maging mabuti. Kaya sabi ni Jesus, sundin niyo ang aking paraan. Marami kayong kaaway, patawarin niyo, ipanalangin niyo. O pinipilit niyang hingin ng jacket mo, ibigay mo ang t-shirt mo, tahimik ka. Sabi niya, you know what? My yoke is easy. My burden is light. You will find rest for your souls. Agawang kayo ng agawan sa kaprasong mana, agawang-agawang kayo ng lupang mamanahin na nasa kuko ng namatay niyong magulang. Nag-aaway-aaway, generational gulo para sa kaprasong bagay. So niyo, alam nyo, ibigay nyo, magpatawad kayo, panalangin nyo sila, ang beneficiary nun kayo kasi matatahimik kayo eh. Unsociable individuals are disadvantaged. Why? Because struggle is a fact of life. And sociability and cooperation are equally important. Kaya yung kindness, altruism, yung talagang unreserved goodness to others is present in nature, even in animals and plants. Ang tawag ng mga biologists dyan, survival of the selfless. It helps the group to survive and to win. Kay hayop, kay halaman. Alam niyo mga halaman, pag nasa gubat kayo o maraming puno, tumingala kayo sa taas, makikita niyo ang mga dahon nila, hindi nagpapatong-patong. Meron silang ino-observe na mga boundaries. Kaya pag meron ditong malaking halaman, meron ditong isang halaman, ang gawin niya dito siya pupunta para hindi sila magagawan. Ma-observe niya yan. At ayon sa mga pag-aaral, very interesting, ang mga ugat ng halaman ay nag-uusap. May interconnectivity ang mga ugat-ugat. Pagka merong mga kapwa nila halaman na kulang sa nutrient, naglilipat yung ibang ugat sa kanyang lugar para makuha nung nangangayayat na halaman. Pag may isang halaman na ina-attack ng mga insekto o mga kalaban, nagsesend siya ng signal through the roots to announce it to the others para maihanda nila ang kanilang sarili. Kaya sa ilalim ng lupa, maraming nagaganap sa mga ugat-ugat ng mga halaman. Makikita natin yan. It's very, very wonderful na kung visible lang to the human eye, the interconnectivity of the roots. Tapos nagpagawa ka ng bahay, nilagay mo ng pader sa gitna, killjoy ka talaga. Nagkahiwa-hiwala yung mga halaman. Diba? Kaya parang isang munting daigdig na nasa ilalim ng lupa, magkakainti-intindihan sila. Next time around, when you look at trees, you see that they are cooperating. Ano mga trees kasi, hindi naman sila nakakaalis pagka ina-attack sila ng insect, so nagre-release sila ng mga chemicals na insect repellents. Kaya ngayon, yung mga bio-wise kind of pagpapaalis sa mga insekto, gumagamit ng plants because they have already perfected that way of driving insects away. Not killing them, but driving them away. By the way, kung gumagamit kayo ng mga insecticide, you are killing yourself softly. What kills the mosquito also kills you. Except that isang patak lang sa mosquito, sa'yo, isang drum. E dahil hindi ka nakakalanghap ng isang drum, hindi ka namamatay agad. Pero over time, naiipon sa katawan mo, may effect yun. Don't kill insects, just drive them away. Especially with insect repellent sa mga halaman. Kasi what kills them kills you. Pareho lang kayong humihinga ng oxygen. Importante isipin natin yan. Ephesians 4:25-28. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Sapagkat tayo ay bahagi ng isang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw sa nagalit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo.
Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Ano ang diwa at puso ng katuruan na ito? Cooperate with people. Be likable. Be trustworthy. Huwag kang magsinungaling. Kasi next time, pagka nagsasabi ka, hindi ka na paniniwalaan, wala nang tutulong sa'yo, lugi ka na. Because you thrive in cooperation. Huwag ka na magalit na matagal. Kasi pag magalit, lumalayo ka. O sila lumalayo sa'yo, lugi ka. Wala kang kaka-cooperate sa buhay. So, importante yan. Huwag kang magnakaw kasi hindi ka pagkakatiwalaan. In fact, mag-create ka ng honest surplus income nang makatulong ka sa iba. Para ano? Para magustuhan ka nila. Para kasama ka na naman sa asosasyon. Kasi ang talagang tunay na survival at ang tunay na pamumulaklak at pamumunga ng buhay, marami kang katulong. Maraming tumutulong sa iyo at marami ka rin tinutulungan. That is the design. Therefore, ang turo ni Jesus is kindness to one another. Goodwill. Cooperation. It means your own happiness. Maling-mali yung akala nila sa pandaraya, sa pakikipagkagalit, sa panglalamang, mananalo sila. Maiksing panahon lang yung panalo na yon, pero may balik yon at mas disadvantageous para sa'yo. Kaya ang tunay na pagmamahal sa sarili, mahalin mo ang sarili mo through and by loving others first. Pag namahal mo na sila, babalik sa'yo yung pagmamahal na yon. Isusukli nila sa'yo, hindi man sila ang direct na magsukli nun, the universe runs in perfect balance, it will go back to you. Pero yung pagmamahal na ayaw mo nang ibigay sa kanya para bumalik sa'yo, yung pagmamahal mo, tinitiyak mo sa'yo lang, akin lang, akin lang, hindi ko aalisin. In this kind of arrangement, you lose what you keep. Because in the world of love, you keep only what you give away. And you lose what you selfishly try to keep for yourself. Yan ang mga kabalintunaan ng buhay. Ano pa ang benefit ng kindness? Blessing ng kindness? Kindness is helpful for the brain. Needless to say again. Researchers have studied people who donated a kidney to a complete stranger. Alam nyo ba na may mga tao na yung isang kidney nila, sa dalawang kidney only na meron sila, merong mga nagbibigay niyan to complete strangers. At sinundan sila ng mga pag-aaral. Ano ang mga findings? Extreme altruist brain structure differed from a normal person's. Yung sobrang bait, extreme ng bait, iba ang itsura ng brain niya sa mga karaniwang tao lamang. Extremely kind people, yung brain nila, are opposite of what a psychopath's brain look like. And yun, a psychopath, one of the definitions ng psychopath, people who have less or no compassion. Yung psychopath. Yung taong mababait, gumagawa ng mga kabutihan at kabaitan, ibang-iba ang shape ng brain nila, ibang-iba ang structure, ibang-iba ang pagkakabuo ng brain nila kaysa sa mga taong psychopath or walang pagmamahal, walang compassion, walang alalahanin tungkol sa iba. Kaya ang sabi ng Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. In other words, baguhin ang buong buhay, baguhin ang pag-iisip. Kaiisip mo ng kabaitan, yung shape ng brain mo na iiba, nagiging shape ng mabait na brain. Kasi ganyan lang yan eh. Either talagang yung brain mo na nando na inborn na ang bait-bait. So lahat ng gagawin mo puro kabaitan. O sa kagagawa mo ng kabaitan, kahit sa simula ay mahirap gawin, napapasadad mo rin yung brain mo. Kaya yan ang puro itinuturo sa Bible. Tinuturo ni Jesus, mabait ka. Akala ng iba, eh dinalugi ako. No. Because in the long run, yan ang talagang way to prosperity, the way to goodness and kindness, and the way to eternal life, the way to heaven, the way to a heaven, a slice of it being experienced by you in this life. Kindness is the way to happiness, not unkindness. Alalahanin nyo lang mga taong kilala nyo, yung talagang mababait at saka yung talagang mga hindi mababait, sa palagay nyo, sino talaga yung masaya? Hindi mahirap masabi. Because kindness is the way to happiness.
Again, studies have shown that unkindness creates fluctuating happiness. Sa mga sinusunda ng mga tao at pinag-aaralan ng kanilang ginagawa at nagiging bunga sa kanilang emosyon, yung mga unkind, yung mga cruel, nagkakaroon din yan ng happiness, yung mga distorted pleasure. Pero sandali lang. Tapos wala uli. Kaya kailangan gumawa na naman sila ng mali, ng masama, para maramdaman na naman nila yung baluktot nilang kaligayahan na yon. Because unkindness creates ever-changing, transient happiness. But kindness results in a longer-lasting and authentic happiness. Interestingly, a lot of studies have been done in this field. Happy people are kind people. And kind people, or those who do kindness, become happy. Kahit sa simula, plastic ka pa lang sa kabaitan mo. Kauulit-ulit mo yan, yan ang naging habit mo, naging yun na ang shape ng brain mo, nagiging totoo na ang iyong kaligayahan. Kaya sanayan yan eh. Dapat sanayan ang sarili sa paggawa ng mabuti, ng mabait, kesa sa paggawa ng kabaligtaran nun. James 3.16, sapagkat saan managahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. So pag inggit ka, makasarili, selfish, mapanira, ang kasunod nun gulo. Parami ng paraming mga kasamaan, ipinunla mo kasi ay kasamaan. Philippians 2:1-4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Why? Because it will isolate you from people. Rather, in humility, value others above yourselves. Why? You will be liked. And you will be included in the web. And you will be a winner together with everyone else. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Cooperation. Because in life, it is a cooperative that will flourish. Kaya baligtad yung mga itinuturo sa mga bata ngayon, be competitive. Dapat lagi ikaw manalo. You will isolate them from their friends, from their classmates. You will isolate them from their cousins. Pag laging gusto nyo, sila yung winner. And nobody likes the winner, especially the losers. They hate the winners. Kaya dapat ang tinuturo natin sa mga bata, cooperate. Be friendly. Hindi yung sarili mo lang. Kindness always wins. Kindness never goes unpaid. Akala lang natin, lugi kapag mabait ka. No, because the universe has one basic rule, balance. Lahat ng negative, tutumbasan ng positive. Lahat ng positive, natutumbasan ng negative. Balance ang bunga niyan. And I don't mean negative in the negative way. Laging may balance. So pag nagbigay ka, may tatanggapin ka. O kaya nagbigay ka kasi nauna ka nang nakatanggap eh. Pag tumigil ka ng pagbibigay, tanggap ka ng tanggap, titigil din yung pagdating sa'yo kasi walang balance. So kung gusto mo yung tinatanggap mo, pagdating ng dating, bigay ka rin ng bigay para yung balance tuloy-tuloy, may flow. Ngayon, bigay ka ng bigay, nauubos ka na. No, because a vacuum will always attract something. So kabibigay mo, nauubos ka, babalik yan ng universe. Kindness never goes unpaid. Kindness is rewarded with an overall health, physical health, and then emotional and social goodwill, peace of mind, health of the mind, which is really wealth. Paikot-ikot siya. May relasyon. People who volunteer to help others, according to studies, lose weight. Baka biglang marami mag-volunteer. People who volunteer to help others have lower cholesterol levels, lower blood pressure, lower incidences of heart problems. In fact, according to studies, people who volunteer to help others live longer. Of course, unless countered by other factors. No? May mga ibang factor na pwede mag-change ng equation na yun. But all things being equal, yun ang point. All things being equal, yung mabait, matulungin, they lose weight, they have lower cholesterol levels, they are happier, they live longer. Siyempre, gusto ng Diyos yung mababait, humaba buhay. Baligtad yung sinasabi ni Bang, ay, masamang damo, mahaba buhay. No! Ang talagang humahaba ang buhay
yung maraming pag-ibig, yung maraming kabaitan, yung marunong magpatawad. Kasi lahat ng negative feelings na yan will kill your body. Proverbs 28:27, those who give to the poor will lack nothing, but those who close their eyes to them receive many curses. You see all of the verses, no? Agreeing with all the scientific findings. Or, say it another way, the scientific findings agree with what the Bible had said long ago. Na talagang malaking blessing maging mabait. Ano yung mga curses pagka hindi ka mabuti sa kapwa? Marami yan. Pero isa dyan is guilt. Kasi tao kami, kaluluwa kami, espiritu ka, nilikha ka ng Diyos, kahit ignorin mo yung guilt mo, meron. So merong latent guilt, hindi visible. Yan ang nakakalikha ng maraming sakit. Kaya marami mga tao, di ba, may sakit, hindi malaman sa laboratory kung anong dahilan. Maring spiritual. Because we are spirit, body, soul. Hindi lang tayo body. Ang nakikita lang ng laboratory test, body. Hindi nila nakikita yung spirit. Pero yung spirito na negative, emotion na negative, nakakapagkasakit yan. Kaya ang ituturo ni Jesus lagi, alisin mo yung negative emotion, magpatawad ka, humingi ka ng tawad, makipagkasundo ka, be humble, doon ka lulusog. And kindness multiplies. Nakakatuwa ang nangyayari ngayon sa ating bayan, itong pumutok na bulkan na ito, hindi yun ang nakakatuwa, kundi ang daming taong tumutulong. We have sent our own people to the field to do relief work. Ang remark ng mga tao, alam nyo po, sabi nila, nung pumutok ang bulkan, doon din pumutok ang aming chan sa dami namin kinakain. Kasi ang dami nagpapadala. Kumisan nga, oversupply na yung iba, kaya kailangan lang management. Pero, dumadami ang kabaitan dahil ang mga tao natin inspired sa overall kalagayan ng ating bansa ngayon, inspired sa maraming magagandang halimbawa ng mga civic leaders natin, inspired sa ginagawa ng mga churches. So, sila man, lumalabas din yung kanilang mga blessing kasi na-encourage sila na yung kabaitan side nilang ilabas at hindi yung kasamaan side. Ganun yun eh. Pag kami naunang naging masama, alabas sa inyong magkakapatid, nagiging maramot din lahat. Pero pag may naunang maging mabait, lumalabas din yung mabait side mo. Kaya yun ang ating gawain, mga anak ng Diyos. Yung ilabas mo yung good side mo na galing sa Diyos para yung kapwa mo ma-encourage na yun din ang ilabas niya. Because kindness multiplies. Obserbahan nyo ang mga pamilya na uso karamutan, yung madamot. Minsan may nagpasimulan yan, either yung tatay o nanay o yung kuya o yung ate. So naging uso sa pamilya nila yun. May nagpauso. Dapat ang pausuhin natin yung kabaitan, yung kabutihan. Kasi meron din kabaitan bawat isa na pwede nilang ilabas kung nai-inspire sila. Kung na-encourage sila. Kindness spreads. Kindness leads to a chain reaction of others doing acts of kindness as well. To themselves, to others, to you. 2 Corinthians 9:11. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila, sabi nitong mga workers. What was the context? Merong taggutom noon sa isang bahagi ng mundo. Itong mga Corinthians collected a lot of blessing para ipadala nila doon sa mga kapatiran, specifically sa Jerusalem. At sabi, alam nyo, dahil sa ginagawa nyong yan, marami magpapasalamat sa Diyos. At alam nyo ba na pag may nagpapasalamat sa Diyos, lalong ginaganahan ng Diyos na mag-blow out. So dahil sa ginagawa nyo, magpapasalamat sila, lalong babaha ang blessing, magiging mabuti para sa ating lahat. Kindness opens the heart and then the mind. Yes, iba talaga yung heart sa mind, but that's another topic. But you begin with the mind, you can affect the heart. When you affect the heart, you can go to the mind. Kahit ano yung bukas na entry point, doon ka pumasok. Yung mga kamisa, sabi mo, alam mo, may kutub ako, heart yun. Kasi yung mind mo, may ibang sinasabi. Yung intuition, maganyan, parang dapat agree. Merong tao nandiyan, sabi mo, bakit kaya? Parang mabigat ang dugo ko sa kanya. Wala namang masabi yung mind mo na dahilan. It is your heart speaks. And most of the time, unless baloktot ang puso mo, tama yung kutub. Kasi may ibang nagsasalita sa'yo. You are a spirit. You are a spiritual being.
And so the spirit world also speaks to you. Sometimes, in spite of what the material world tells you. Kaya marunong ang tao, dapat makiramdam sa ganito mga bagay. But kindness opens the heart and the mind. The more giving one becomes, the more one becomes forgiving. The more one understands people who are different from oneself. Pag tayo'y palabigay, may nagsisimulang proseso ng nagiging ending, nagiging mapagpatawa din tayo. Mahirap maunawa ang koneksyon. Siguro sa mga darating na mga pag-aaral, makukonek. Pero ngayon, take it at that. Kung gusto mong matutong maging mapagpatawad at mahirap gawin yon, magsimula ka munang maging mapagbigay. At pag mapagbigay kang ganon, may nangyayari sa kalooban mo, may kasunod, nagiging mapagpatawad ka rin. Pag mapagbigay ka at mapagpatawad ka, may mangyayari pa. Mas nauunawa mo ang mga taong dating ayaw mong unawain. Mas natatanggap mo ang mga taong dati hindi mo matanggap. And it all starts with just the plain act of giving. Just give. May taong naiinis ka, padalan mo ng ulam. May taong nagagalit ka, padalan mo ng magagandang bagay. May taong ayaw sa'yo, hindi ka pinapansin, humingi ka ng tulong sa kanya. Yung hindi masyadong mabigat ha. Baka lalong magalit sa'yo. Pero usually people like to help. When you ask people to help, sabi, alam mo, masyado naman pong importante yung taong yun, baka hindi ako pansinin, humingi kang tulong. Basta hindi nakakainis na tulong, ha? Hindi yung laging nandun ka nalang lagi. Yung expertise niya, hingin mo yung konting advice, people like to help. That's our nature. Begin the cycle of receiving or giving. At kung sa ka man magsisimula, ikaw yung receiver or recipient, just start. Because miracles happen when these things start. Kind people embrace and care for others. And if you embrace and care for others, you understand and appreciate yourself better. Mga kapatid, maraming mga tao, kilala ko, nag-aral ng psychology para maunawa nila hindi ang mundo, kundi ang sarili nila. At marami rin mga tao, nauunawaan nila ang sarili nila sa pag-unawa muna nila sa kapwa. Pag may gulo kayo sa inyong sarili, hindi nyo maintindihan nyo yung sarili, naguguluhan kayo, una, unawain nyo muna ang iba. Tanggapin nyo sila, mahalin nyo sila, at may magaganap, may mabubuksang isang nakalak na pinto patungo sa iyong inner self. One of the best journeys into one's inner self is through the self-image of other people around you. Pag mapagmahal ka sila, maibigin ka sa kanila, ang nagiging ending mo, namamahal mo rin at naiibig ang iyong sarili kung sakaling ang problema mo ay hindi mo mamahal-mahal lang iyong sarili. 2 Corinthians 9:13-14. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila, dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipananalangin. Can you imagine? Nagbigay kayo sa kanila, ipinanalangin nila kayo ng taos puso. Paano mo mamaliitin ang pagpapalang pwedeng dumating sa'yo pag mayroong nagdadasal para sa'yo ng taos puso? Eh kung ang dasal niya ay mamatay na sana siya, ewan ko kung tatalab sa'yo. Pero definitely, walang dadaling blessing yon.
Imbes curses, invite blessings. And you invite that by being kind to others. Yung maipanalangin ka, paano nyo lalagyan ng price tag ang isang panalangin na inusal ng isang mataimtim at taus-pusong nananalangin para sa inyong ikabubuti? How can you stop the hands of God from blessing you? Paano kayo makaka-induce ng isang panalangin na taus-puso sa paggawa ng mabuti sa kapwa? So, be kinder. Kind na naman tayo eh, di ba? Be kinder. Nicer. Gentler. At isa niyan, at isa lang ang isasuggest ko na ngayon na paraan na gagawin natin totoo sa buhay ang yung be kinder, learn to ignore and to overlook an offense. Yung nagalit tayo, na-insulto tayo, may nadinig tayo hindi maganda, nasaktan na ating loob, pag-aralan nating palampasin. Kasi marami tayong unkindnesses na ginagawa pag pinatulan natin yung mga offenses, perceived or real, pag pinatulan natin, nagiging halimaw tayo. Dapat sinasabi na lang natin, hayain ha. Sige, na-offend ako sa'yo, hayain ha. Hindi mo ako pinansin, hayain ha. Mas relax ka. Proverbs 19:11, ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. So pagka pala mahinahon ka, matalino ka. So pag hindi ka mahinahon, ikaw ay blank. At pag nagpapatawad ka, karangalan mo yon. Napakaganda nun. Don't get even. Huwag gumanti. Forgive an offense. Kung hanggang ngayon, daladala nyo pa sa puso nyo yung mga offenses na natanggap nyo, kung kani-kanino, bit-bit nyo pa, daladala nyo, pasan-pasan nyo, bitawan nyo na para kayo mapahinga. Karangalan na magpatawad. Katalinuhan na hindi pumatol. Colossians 3:13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. What will it lead to? Restoration, unity, kindness, happiness. They are very interrelated. Do not return an offense. Huwag gumante. Do not take revenge. Isang malaking kahangalan na magiganti. Tumabla. When you get even with people, it may... you go down to their level. Pag pumatol ka, bababa ka sa kanilang kalagayan, pareho na lang kayo. So ano pa ngayon ang pagmamalaki mo, pareho na lang kayo. Romans 12:17-18, do not repay anyone for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Kind people bless others. Kind people are blessed by the Lord and by others. And blessed people are kind. It's a cycle. Turuan niyo po kami, Panginoon, kung paano gagawing totoong totoo ito sa pang-araw-araw naming buhay na kami maging mabuti at mabait. Mabuti sa isip, mabait sa gawa. Hindi lang sa isip, kundi may gawa.
Turuan niyo kami, Lord, to